Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa, bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to! Yuhuu! Gising! Ah, gising na ba yung ating mga kaibigan? Radyo Mindanao na! Welcome mga kaibigan sa inyong paboritong programa. Ah, daldalang walang katapusan, chismes, opinion, at iba pa. Dito lamang sa Radio Philippines Network RPN, dito po ay Zamboanga City, 1008 sa inyong AM band. At tayo napapakinggan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ito po niyo ang Balinco Dalosino, nagsasabing isang mainit na hapon at kasama kong aking ko-uncle, si Brother. Magabibihag ang kahaponon, mga kaigsunan. Ilabi na jud na ay mga balanghoy de o kape pastilan. Samod na jud magabibihag ang kahaponon. Mayong hapon kaninyong tanan, mga kaigsunan. O diri sa Buanga, sa 98 barangays, diri sa Buanga, mga kaigsunan. Medyo maayo-maayo ang panahon, dili kay init. Kaya nag-ulan-ulan, manggudis bukid, Zamboanga, diha tingali sa inyuan, si Bugay. Ilabi na diha sa ipil, murag ulan tingali diha, no? Maayong hapon ka ninyong tanahan. Makabibihag ang kahaponon karong adlawa, hinaot nga na sa maayong panglawas, mga kaigsunan. Salam doan, kinagadandan, mga doan, mga reang. Maunag ito niya, mga wagdo ni doon diha lupasug. So, bilang naman ito ba, dawi-dawi, mati pa mga hula saba, mga kaumpuna, doon sa Malaysia, salam doon ka na kita, doon na yan. Isin ba kayo, magkasimala sa kanyo, kakansan niyo, Abdel Diza. Alright, sa mga nakikinig sa atin sa Basilan, ingat at medyo maulan sa Sulu, Tawi-Tawi, sa Sabah, Malaysia. Yung ating mga Pilipino dyan na nagpapakahirap magtrabaho para may mapadalang salapi sa kanilang pamilya at mabigyan ng magandang kinabukasan. Siyempre sa Zamboanga Peninsula, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur o Zamboanga del Norte. Nagpi-feedback tayo dito, malakas yung ating mga audio sa labas. At siyempre, sa Central Mindanao, nakikinig sa atin ngayon, nag-text si Director Amir Mawalil, naka-tune in daw sila ngayon. Diyan yan sa Bureau of Public Information ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. At sa iba pang mga lugar, sa Davao Region, naka-tune in na sa atin yung Samal Island sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Sila Francis, Sheila, Micaela sa front desk. At yun, at least nabanggit na natin na nakikinig sila ngayon. At siyempre si Miss Chin, nakakikinig din daw sila sa Davao City, dyan sa Center for Asian Culinary Studies. Nakikinig the same time, nakikilitiin sila sa pagkikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Dito po lang yan sa pinakamalakas good sounding radio, itong D-Triple X RPN ini. Na ay nag-text ito added to Spayo. Ilabi na dyan dyan sa tumanan doon, may tawag sila kanina. Yan siya nga, Kuya Abdel, i-greet lagun mi diri sa tumanan. Wow, daghan na nga, tigpamati sa tumanan. Kay kusog kain nga itong radio diha. Mga excuse me. Diha sa mga Sueco family, dilang Jenny, o yung mga anak diha, mayong apon ka ninyo diha, bay. O kumusta nga itong tumanan diha. Diha mga San Roque, daghan kay naminaw din sa tuwa. Kay lagi,
Ila daw ang pambanta po dahil kini ilang Manoy, ha? Si Manoy Abdel Disa o makabibihag ang kahaponon mga kaigsunan na ay taliti gamay, ulan gamay diha, pero grasya ka na, ha? Grasya ka na kay na atay mainom, na ay mainom ang mga hayop na to. Ang atong mga pananom diha, mutubog, dalira kayo. Wala po ng sagbot. Pero itong sagbot, kina ay kuha man po kikihapon na. Kanang unsa ni, ma, diha man po na magpanalipot. Panalit nga magpungko da din. Magpungko, unsa yung buhato na itong magpungko da. Niya ng kalibnan, di ba? Matin, huwag maayong hapon sa inyong tanan. Mga suki na mutig paminaw din sa atong tulmanon. Uy, sweldo. Ah, sweldo na ba ngayon? 15 na. Ah, matatanggap ko na yung sweldo ko. 2,000 isang buwan. May 1,000 ako mamaya. Yahoo! Abili na ako ng kalahating sakong bigas. Good for 2 weeks na yan. Ah, tapos yung 500. Ah, sigo, ano ba may bilik 500? Sa KCC, mura yung galunggong. Yun, 30 yan. Pesos yung galunggong sa KCC. Pwede na lang siya, bang nagyaboy na. Oh, yeah, tapos sa Santa Cruz market naman, yung mga cabbage, repolyong shredded repolyo, tigli 5 piso. Brato-brato na. Solved na, solved na. Pero medyo ano, mukhang uulan na naman mga kaibigan. Masarap na kainin mamaya pag umulan. No? Tuyo, piniritong tuyo. Ayan. Tapos sinangag na kanin na maraming bawang. Sukang naghihitik na hitik sa sili. Nako po, lagyan mo ng konting bitchin at patis. Wow. Pero sarap. Ayaw na pirmihan po ng kanon. Ako eh. Magkakuan na siya, magka-diabetes ba? Ako talaga, kanon gyapon. Ago eh. Kaya kita mo yung bewang ko ngayon. 40, ano ba ngayon? 44 yata, 45 inches yung bewang ko na ngayon. Kadako. Plus pangalan niya nga si... Kasi ngalanin mo to? Salakidi. Ayan ang pinangalan sa akin ng kaibigan ko. Salakidi ka kanin, Bangladeshi. Parang Salakidi, Indian na Bangladeshi na Sri Lankan na pangalan. mula ngayon, ikaw ay si Salakidi. Sabi ko, baka hindi naman mapagkamalan akong foreign dyan. Laki na ng tiyangkot, Salakidi pa. Ito, ang naman nga din ni Salakidi, muna po Bangladesh, mura Amerikano, o Indian, Por eso, sabi ko, butangalan na siya. Apelyido, Pilipino. Balbasin na muna nag-Arabo. Arabo, no? Arabong itum. Itum man, tama itum. Tapos sabi ko, kailangan, pag Salakidi, wala apelyido yan. Wala, pero kung gusto mo, pwede lagyan. Butang siya apelyido. Butangan niya sa apelyido ang gusto niya. Mukha murag Pilipino ba? Sige, pumasok, di ba? Ako, pumasok. Okay naman. Pinoy na Pinoy. Apelyido, pumasok. So, magsulti sila. Oy, Salakidi! Pumasok! Mister, pumasok! Salakidi, pumasok! wala nila sabti unsa na siya. Pero ngalan na sa kuan sa mga Bangladesh. Tama nga. Dili po nag-incheck ha. Anyway mga kaibigan, balita na tayo. Okay. Kawawa naman tong isang 24 anyos na binata mga kaibigan. Ito yung nakuha nating balita. Kay John Rizal Merano, yung ating correspondent diyan sa Coronadal. Nag-text sa atin ng balita at basahin muna natin to. Isinugod daw sa pagamutan ng isang 24 anyos na binata. Matapos itong nagpatuli. Nagpatuli na, na-hospital. Bakit kaya? 24 years old ba? Nagpatuli na? Oo, nagpatuli ng ang gamit, dipukpok. Yung kutsilyo, pupukpukin yung balat ng ano mo, di ba? Naganap to mga kaibigan sa bayan ng Lake Cebu. Sa South Cotabato. At ayon pa sa ina ng biktima, wag muna natin ilabas yung pangalan. Sige. O kaya pangalanan natin alias. Siguro alias Celso. Di ba? Pahayag pa ng ina ng biktimang si alias Celso ay nagtaka umano ito nang umalis ang kanyang anak nang walang paalam. At nang umuwi na itong si Celso, sa kanilang bahay ay namumutla na, puting-puti na yung kanyang mga labi. At bigla na lamang itong hinimatay. At yung pala, nakita nila may dugo sa kanyang pantalon.
o sa kanyang short pants at doon ay nakita nila na tuloy-tuloy ang pagdaloy ng dugo sa mismong ari ng biktima. At ito'y agad na isinugod sa pagamutan at ayon sa nurse ay hindi na agapan ang sugat sa ari ng biktima. At dahil dito posibleng maubusan ng dugo kung hindi kagad nadala sa pagamutan. Sa ngayon mga kaibigan ay nagpapagaling na ang binata at nabigyan na ng kaukulang dressing. Dressing yung sapat na pagbebenta ng kanyang private part. Ay, nako. Ulitaong Dacona, 24 anyos sa pisot lang Japon. Oo, oh, eh. Kawawa naman. Kanya basig na igo to ang pinaka-ugat. Ugat. Ba? Na igo. Buti, hindi na putol yung ulo. Ayun na. Wala putol yung ulo. Nako po, paano na yan? Inutil na. Pastilan, iuli. Masyado na maiksi. Isa sa uli ka talaga ng magiging asawa mo. Ay, alam nyo mga kaibigan, sa ating kultura sa Pilipinas, yung mga lalaki talagang, they undergo circumcision. Unang-una, siyempre, out of hygiene. Yes. Yan lamang ang dahilan niyan, yung hygiene. Pero sa mga ibang bansa, may mga religious connotation tong pagpapa-circumcise. Kaya merong mga bansa, lalong-lalo na sa Africa, hindi sila nagpapa-circumcise. Hindi uso sa kanila ang tuli. Puro pisot. Oo, puro pisot. Hindi lamang, pati mga Europeans, pati mga Westerns, di ba? Mga Westerners, mga Amerikano. Marami sa kanila ang hindi circumcised. Kaya, ang problema kasi pag hindi ka circumcised, ito mga kaibigan, educational information to. Pag hindi ka, ang lalaki kasi pag hindi siya circumcised o pisot, marumi. Kasi yes. Umiihi eh. Nagdi-discharge ka and then hindi mo naman hinuhugasan. Hindi katulad ng mga Muslim. Yung mga Muslim, malilinis eh. Pag umiihi sila, talagang naghahanap ng tubig yan, hinuhugasan nila yung private part nila. Hindi katulad ng mga ibang Pilipino na yung mga non-Muslims, pagkaihi niya, yun lang. So, ang tendency niyan, nagbi-build up yung bakterya. Yes. At may mga tinatawag pa silang mga, yung mga puti-puti. Yun, napaka, di ba? Napaka gross. Ika nga. Tik-tik ba? So kailangan, pag hindi ka circumcised, laging malinis yung private part mo para ma-insure na walang bakterya. Pero, majority naman sa mga Pilipino ay talagang mga circumcised. At yung pag-circumcised, katulad nito, nagpunta sa isang tabi-tabi at nagpok-pok-pok-pok lang. May kumuha ng kutsilyo, binanat yung balat, saka pinukpok ng kahoy. Di ba? Hindi siya hygienic at delikado dahil yung dapat na kutsilyong ginagamit yan, talagang naka-sterilize dapat. Kung hindi naka-sterilize yan, buhusan mo ng alcohol. Kung wala kang alcohol, buhusan mo ng Ginebra San Miguel. Di ba? O kaya idaan mo sa apoy. Pero, siguro to nahihiya na magpatuloy sa ospital. Kaya ang pinuntahan niya yung mga kanto-kantong nagtutuli na lamang. Pero delikado to kasi yung private part ng isang tao, napaka-sensitive niyan. Di ba? Usually, yung mga kabataan namin noon, mayroong taga-tuli doon na yung bata pa. Pero pagkatapos ng tuli, maligo kagad sa dagat. Hindi advisable din yun kasi yung dagat, maraming bakterya. Marumi. Maligo kagad sa dagat Ako, mga 2 days, wala. Okay na. Ako hindi ko naranasan yung sakit ng pagtuli dahil sabi nung nanay ko, 1 day old ako, pinatuli na ako ng tatay ko. At circumcision, marami yan. Mga iba kasi mga kaibigan, binabanat yung balat, saka ipapasok yung gunting, saka guguntingin sa pagitan, in between flesh at saka yung balat niya. Sa akin kasi ang nangyari, German cut. Wow. German cut ako, sabi ng nanay ko. Pag German cut ka, hindi katulad nung guguntingin mo lang yung ibabaw ng balat, tapos lalagyan mo na ng benda, lagang betadine. So, ang tendency niyan, yung balat naglalaylay yan. Ang tawag dyan ay lambe. Lambe ang tawag sa amin dyan. Sa German cut naman, ihilahin niya yung balat hanggang saan siya may stretch, then saka siya guguntingin. Hindi siya guguntingin na yung parang ihiwain sa gitna, bibiyakin. Hindi. Gunting talaga, as in, puputulin mo yung balat. So, pag gumaling yan, yung balat, wala na siyang nakalawit at nakadikit na sa muscle ng penis mo. Yun ang German cut. Iba naman yung malinis yun. Cobra.
Oh, iba yun. Ayun, may balat yun eh. Nakabita yung balat eh. Diba? So, yun ang mga kaibigan. So, katulad ito, si Alia Celso, nagpatuli at the age of 24. So, mabuti na lamang at, you know, naagapan siya sa pagamutan na dala kagad. At, you know, mahirap yung maubusan ka ng dugo. Dahil, mga kaibigan, pag naubusan ka ng dugo, tako, talagang mamamatay ka. Ano kasi, kaya sa ayaw sa gusto man natin, kinakantsawan kasi tayo ng mga barkada natin. Yun, siya, alas, ya, pisod na kuna, pero wala gyawon, apay tuli, pisod ng gyawon. Mauting nga lang ito, basing nagkantsawan po sa iyang, uyab, ka 24 anos na yun. Opo, yung mga barkada niya, managkantsawan siya nga, pisod pamanday siya, mauting nagpatuloy na lang yun noon. Da? Nagpatuloy po katong mga dili autorisadong manunuli. So, unta, nga doon na lang tayo siya health center, dito na lang kung saan nagpatuloy. Aron nga, safety ba? Walay delikado ba? Sige, katong gamit nga kutsilyo niya at gitaya, taya-taya pa. O habol pa dyan, nagipok-pok pa kahoy. Pero usually, kanang palwa sa saging bitaw ang gigamit sa mga uban nga pang pukpok niya ng kutsilyo. Pero kato tingali, naigo tingali to sa katong main nga ugat niya. Mao nga continue ang pagdugo, no? So, mao tumurag hantod nga siya. May ganun, awata, nadala sa ospital. Wala pa. Dead doon ta si Manoy. Pero alam mo, pag mga kaibigan, pag kayo ay nasugatan at maraming dugo ang lumabas sa inyo, maaari kayong talagang deadly yan. Mamamatay ang isang tao niyan. Kasi ang unang-unang tendency niyan, pag maraming dugo ang nasugatan kayo, kunyari nahiwa kayo, nataga kayo, nasaksak kayo, pag sobrang dami ng dugo, kailangan pigilan mo yan. I-compress mo yung sugat para hindi lumabas yung dugo. Ang unang-unang malalaman nyo, pag talagang marami ang dugong nawawala, aba, dumidilim yung kapaligiran ninyo. Lahat ng paningin ninyo para kayong ina-envelope sa kadiliman. Tapos makakarandom kayo ng malamig. Ah, malamig na malamig, para kayong giniginaw. Hanggang sa yung dilim, tuluyan ng maging madilim ang lahat. Kahit yung harapan mo madilim. At pag ikaw ay pumikit ng mata mo, makakatulog ka na, hindi ka na magigising. Ayun ang blood loss. Kaya kita mo sa mga pelikula, pag sinasabi, you know, don't close your eyes, open your eyes. Don't close your eyes. Wake up, wake up. Oh, di ba? Ginigising nila kasi once na pumikit na yan, hindi na babalik yung kanyang ulirat. So, you know, hindi yan sinasabing hinimatay. Hindi. Pag may dugong lumabas, talagang magba-blackout ka. Pag pumikit ka ng mata, wala na. No? Hindi ka na marirevive. Ganyan siguro mga nangyari sa mga sundalo natin. And sa gera, no? Nasugatan sila. Oh, pero iba yung sa sundalo. Masakit. Kasi sa sundalo, talagang painful ang tama ng bala. Mabuti sana, pag tinamaan ka, magkakaroon ng numbness, wala kang marandaman. Hindi mo makilos yung paa mo, hindi mo makilos yung lugar. Pero mga ibang tama ng bala, pag tumama sa buto, sumasabog yan. So talagang very painful yun. Diba? Last pa matagal yung rescue, so mabuksan po ng dugo yung mga sundalo po natin. Doon na sila mamatay. Tama. So kung sabihin pala, around the alley. Pag masugatan pala, medyo magdidilim na yung paningin natin. Oo, magdidilim na. Magsisimula yung dilim ng paningin mo sa side. Sa side, sa unahan, sa ibabaw ng ulo mo, sa side. So, makikita mo naman sa mata mo, sa, you know, dumidilim yan unti-unti. So, ang mga iba, ang ginagawa nila, ginagalaw nila yung ulo nila, parang umiiling para bumalik yung ulirat nila. Pag umiling ka, liliwanag uli yan. Pero kung tuloy-tuloy yung loss of blood mo, magdidilim talaga yan. Hanggang sa kailangan pigilan mo yung sugat, kung saan lumalabas yung dugo, tanggalin mo yung t-shirt mo, saksakan mo ng t-shirt yan para hindi lumabas. Kasi once na pumikit ka, tulog ka na nun, hindi ka nagigising. Ibig sabihin pala, pag medyo ganun, magdidilim yung paningin natin, kailangan nun, nakadilat ka palagi. O, gigisingin ka, kung may kasama ka, ginigising ka. Sa mga pelikula, di ba? Sa mga gera, pag may mga tama, wake up, wake up. Open your eyes. Ganun ang nangyayari. Mayroon naman nakadilat na, pero patay na Oo, ayun, talagang wala na. Kasi wala pinipilit niyang idilat yung mata niya, sa loss of blood niya, nag-lock na yung muscle niya. Kasi wala nang, wala nang sapat na energy para yung muscle mag-contract. Kaya yan, mga kaibigan, pag meron tayong nakitang nasugatan, pag medyo malaki yung sugat at mabilis yung agos ng dugo, aba, ang una natin gawin, takpan natin yung sugat. Tapos, itakbo ka agad sa pagamutan. Kung wala, huwag na kayong tumawag ng ambulansya. Kasi yung ambulansya, matagal yan. Tricycle, motorsiklo, kotse.
Kahit mga pribadong sasakyan, ipara ninyo para masagip yung buhay nitong mga nasusugatan na mabilis at malalim ang tama ng sugat. Diba? So yan, alam mo, maganda pag-usapan yung mga ayun, ganito dahil natututunan yung mga ako, dapat gawin. Ako, mayroon akong natutunan sa iyo. No? At kamundiyan mga kaisunan, tanawa na ko na itong programa. No? Kompleto ba? Oo. Naayosay kasayuran, naayosay, unsa yung buhato na ito. Mm-hmm. Naglit nga na ay mahitabos ito. Buyag-buyag lang simpa ko yung taon. Ilabi na ka ng mga matigbasan ba o ka ng naay dakudakong nga mga kasamad. So, unsa may buhato na ito. Nakadungog naman mga istorya ni inyong kaigsoon nga guwapo kayo diri sa Lakide nga kining unsaon pag kung pananglit na ay masamad nga dako sa dili pa na nato madala sa ospital ibalo na ta unsaon na do pag first aid matud pa sa in English ba di ba so din hinaasa mo makakuha nag radio nga magistorya bahin niya nang kun din hira gyud sa kuan din hira sa among tulumanon kining radio mo Radyo ko. Radyo Mindanao. Radyo Mindanao. Marinig ka ng sponsor natin, Yarita. Pero mga kaibigan, at kahapon ay pinag-uusapan natin yung itong Burger's disease, itong spinal injury, spinal pain na na nararamdaman, nirereklamo ni Tatay Digong. At sinisikap natin na makausap si si Dr. Willie Ong, yung health columnist ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. At kanina nakuha natin yung paliwanag ni mga kaibigan ni Dr. Willie Ong tungkol dito sa mga iniinda ng ating mahal na Pangulo, si Tatay Digong. Dahil unang-una dito may Burger's disease si Tatay Digong, meron siyang Barrett's esophagus. At bukod dyan, nagreklamo siya sa migraine at sa spinal problem. Actually, yung migraine during the one of the campaign niya, tumigil siya. Sumandal sa isang pader at hawak-hawak niya na yung kanyang sentido. At nasa TV yan eh. Lumabas sa television yan, sa television. At doon ay nakita akong gaano ka-stress itong si Tatay Digong. Ngayon mga kaibigan, pakinggan natin yung paliwanag nitong si Dr. Willie Ong, yung health columnist ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, ukol dito sa mga iniinda ng ating Pangulo. Pakinggan natin si Dr. Willie Ong. Magandang araw po si Dr. Willie Ong. Good afternoon, Doc. Gagawa lang ng special na FB Live. Meron tayong mga mahalagang topic. Kaka-interview lang sa akin ni Kabayan Nolly De Castro sa DZMM. Ang topic niya ay mga sakit na binanggit ni President Duterte na nasabi niya sa press conference. Ito yung Barrett's esophagus, migraine, Burger's disease, tsaka spine problem. Marami nagtatanong, kaya nga ako na interview ni Kabayan Nolly. Sa tingin ko, maganda malaman ng buong bayan ano itong mga sakit para din sa public awareness natin at health awareness. Papakita ko lang yung interview. Ito. Okay, Laklisa. Ito yung interview ni President Duterte na sa sakit niya. May kinaramdam siya, particular sa kanyang gulugod. I have this migraine every day. I have a lot of issues with my spine. So my doctor would want to operate. But you know, my wife was a nurse. And she used to work in the States, United States, and she said there's a lot of operations of the spinal that went wrong. Ayon linaw ng Pangulo, wala siyang cancer. I have a Barrett esophageal thing. It's the GERD, call it. And I have, might as well tell you about my medical history. Don't believe in cancer. What I have is really Burger's disease. Okay, nakita niyo po yung hindi hamburger yan, Doc. Mga sakit niya. Baka hindi niyo naintindihan kasi yung mga medical terms. Kaya Burger's disease. All right. Pakita ko lang sa inyo, isa-isa yung mga sakit. Okay. Ito po, una-una ang nabanggit, yung Burger's disease na sabi ni President na meron siya. Ang Burger's disease, isa tong sakit kung saan kumikipot yung mga arteries natin sa kamay, pati sa paa, ito yung normal blood flow. Ngayon, dahil sa kadalasan po paninigarilyo, dahil sa smoking, pwede magkaroon ng Burger's disease, kumikipot yung daanan sa kamay, sa paa. Ang sintomas nito, sumasakit yung kamay, sumasakit yung paa. Kung makikita niyo, medyo nag-iiba ang kulay, nandaliri. Minsan,
lalo na kung malamig yung panahon, pwede nga sumasakit. Hindi naman to talaga delikado o nakamamatay, pero syempre, binabantay kung magkakasugat sa kamay o sa paa. Ang pinaka-complication nito sa pinaka-worst case scenario, yung iba na puputol yung kamay o yung paa. Pero yun naman para sa mga very serious na. Mm-hmm. Ang tips natin para dito, kung meron kayong Berger's disease, tigil yung paninigarilyo, bantayan yung sugat sa kamay, sa paa, huwag din masyadong kumalamig, di ba? Minsan kumipipot lalo. Kakain tayo mga pagkaing maganda para gumanda yung daloy sa dugo. Siyempre, healthy foods, isda, gulay, prutas, at iwas sa mga matataba at matika para hindi lumala itong sakit. So that's the first disease na binanggit ni Presidente, yung Berger's disease. Ito naman ang pangalawang nabanggit niyang sakit na meron siya, ang Barrett's esophagus. Ang Barrett's esophagus, kahawig to sa sakit na GERD or gastroesophageal reflux disease. Ito yung tiyan natin. Lagi ko itong napapaliwanag sa mga followers ko. At minsan-minsan, kung malakas, kung let's say may acid, masyado ma-acid yung tiyan natin, umaakit yung asido dito sa esophagus. At dahil dito, namamaga at nasusugat yung esophagus. Yan, no? Namumula siya, namamaga eh. Pwede rin to dahil sa pag-inom ng alak, paninigarilyo, o minsan lagi kayong nalilipasan kumain kaya ang daming acid sa tiyan. Diba? So, binabantayan natin. Ang sintomas nito, mahapdi. Mahapdi dito sa tiyan. Parang hagkala nyo, minsan masakit ang dibdib. Ang tips natin para makaiwas sa GERD o sa Barrett's esophagus, syempre, inom tayo ng maraming tubig. Pag inom kayo ng maraming tubig, actually, pag inom ng tubig, kailangan pa konti-konti lang. Eh. Siguro mga ganito lang karami, konti lang, mga 3 ounces, mga every 30 minutes, para mahugasan itong esophagus natin. Diba? Pag inom kayo ng tubig, mahuhugasan to, mababawasan yung acid. Pwede rin kumain ng saging, tulad ng sinasabi ko. Saging kasi nakakatapal siya doon sa tiyan natin. Tapos pagkakain tayo, dapat pa konti-konti. Mm-hmm. Mga kakain kayo ng almusal para may laman ng tiyan. Kasi kung walang laman ng tiyan mo, lalo lang magagasgas to, di ba? Kung buong gabi hindi kayo kumain, di ba pwedeng manggasgas yan. So yan ang tips natin. Tubig, kain ng saging, kain regularly. Tapos huwag din masyado yung maanghang, maasim, para hindi humapdi yung tiyan natin. That's Barrett's esophagus or GERD. Itong pangatlong sakit na binanggit ng presidente, hindi naman malinaw, pero sabi niya meron siyang spine problem dahil sa motorcycle accident. Ito yung isa sa pinaka-common na spine problem. Let's say ito kasi yung disc natin. Minsan na kung na-aksidente, na mali yung pagbuhat, lumalabas tong disc. Minsan inooperahan to. At dahil paglabas nito, naiipit yung spine. At napakasakit nito. Ang gabutan dito, pwede naman rehab therapy, pwedeng pain reliever, minamassage muna, merong mga exercise para lumakas yung likod, at kung malala na, pwede naman inooperahan para lumuwag ito. So, yan din naman ang problem, ang spine problem. Ang tips nga natin, kung meron kayong mga spine problem, huwag uupo ng matagal, huwag tatayo ng matagal. Kung matagal nakatayo, syempre nahihirapan din yung spine. Matagal nakaupo, hindi rin maganda sa likod. At pag matagal din nakaupo, hindi rin maganda yung daloy ng dugo sa paa natin. So, every 30 minutes, pag nakaupo, tatayo, tapos lalakad konti, tapos uupo naman para maganda yung circulation ng dugo sa katawan natin. So, ito yung pangatlo. At last na lang, nabanggit ng presidente na kaya niya lagi hinahawakan yung mukha niya dito ay dahil meron siyang migraine. Yan, migraine. So, pag masakit ang ulo niyo, maraming causes. Pwedeng sinusitis, dito ang sakit. Pwedeng cluster headache sa mata. Pwedeng tension headache sa stress lang. Tension headache na kukuha sa massage. Pero ang migraine, yung sinabi ng presidente, napakasakit to. One-sided lang ang masakit. Humihilab yung mga arteries natin. Eh. Bakit umaatake ang migraine? Umaatake ang migraine kung very stress. Kung stress kayo, laging puyat, kulang sa tulog, atake yung migraine. Misa kung maliwanag, atake din yung migraine. Merong mga gamot na binibigay para hindi umatake yung migraine. Siyempre, konting relax din ang kailangan natin. So, base lang to sa nakita nating press conference ni President, ayon naman sa kanya, hindi naman to cancerous. At sa tamang pag-aalaga ng katawan, healthy foods, rehab, I'm sure matatapos naman niya yung 6 years niya sa term niya.
So, ang tips ko lang siguro, yung mga meeting ninyo, kahit meeting ng president, medyo short lang ang meeting. At huwag din matagal nakaupo, huwag din matagal nakatayo, yung mga naghihintay, kasi hindi ito maganda sa spine. Eh. So, ilang mga tips natin. So, konting pahinga, sana nakatulong itong video natin para maintindihan ng kababayan natin. Ano itong apat na sakit? Berger's disease, GERD, migraine, tsaka itong spine problem. Sana po nakatulong itong video. Mm-hmm. God bless po. Goodbye. Alright, maraming salamat, Dr. Willie Ong. Napakaganda ng paliwanag ni Dr. Willie Ong. Yung kanyang payo sa ating lahat tungkol nga dito sa mga iniinda nitong si Tatay Digong Duterte. Yes, sir. At least kung naamay mga naikuhan kung saan na naamoy naramdaman di ha, nga parang sakit sa atong presidente, at least hibalo na ta. Ha? Unsa man siya og hibalo na ta unsay atong buhaton pastila nga mga igsunan no, so wala ini paghinahinay na mo diha kay nabila katong mga kusog nga madabako og kusog pug mo inom wa hibalo na gisayran na ta atong doktor kanang mga magpungkog dugay ayo pagdugaya o nya kana pung magtindog dugay ayo pagdugaya kana lam lakolakaw buda binagira lang magpagkaog maayo ba dili pagkaog pataka lang. Huwag kinahanan na po tayo exercise ba? Exercise pa na buntaw. Itong mga tiguang-tiguang na hinoon, na lakaw-lakaw lang good. Patid-patid sa kining atong tiil, niya, sumbag-sumbag sa hangin, exercise-exercise gamay, mo na, di ba? So, di na ito mabalakay, hibalo na ito, unsay atong naramdaman ng karon, unsay atong tagamtaman ng karon, hibalo na ito. So, asa mo kuha na din hilang yabon sa atong tulmo noon. Ang inyong kinahab nga programa. Alright mga kaibigan, let's pause for a break. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga, gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation, at by photography and video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat, kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kaibigan, ganap ng alas 2:35 sa buong kapuluan, at kayo'y nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network, RPN DXXX Zamboanga City 1008. At tayo napapanggan sa malaking bahagi ng Mindanao. Pero bago lahat, brother, paalam muna natin to sa publiko. Na yung pagdiriwang ng Pasko at bagong taon ay mukhang mahaba. Dahil naglabas ang Malacanang ng Proclamation Number 117 at idineklara ng palasyo ang December 26 at January 2 ng mga special non-working holidays sa buong bansa. Kanabi itong, unsa man ang petsa ng, unsa man ang adlaw ng 25? Ang December 26 ay Monday. Yung Pasko kasi, December 25, Sunday, Sabado, Sunday. So, siyempre, pagod yung mga tao niyan. So, hindi sila makakapasok. Mga iba dyan, may hangover, mga iba, siguradong ma-hospital dahil sa taas ng cholesterol, high blood. So, December 26, holiday. And then yung New Year naman, New Year's Eve is Sabado, December 31. At January 1, New Year, ay Sunday yan. So, ganun pa rin. Pagod pa rin yung mga tao. Mga iba, nasa hospital pa rin dahil sa mataas na cholesterol, high blood. kaya, ang iba, naputukan. January 2, mga kaibigan, holiday. Dapat pag-ingatan natin yung ating mga anak. Huwag nating payagang bumili ng mga paputok. Lalong-lalo na yung Watusi. Naku po. Alam mo yung Watusi, mga kaibigan, matindi ang chemical na halo niyan. Subukan niyo yung Watusi, basain ninyo, tapos sa kanyo ikot-ikot sa daliri ninyo, uusok yan. Umuusok yan eh.
Ah, yung chemicals lamang na pag-irarab mo yung mga fingers mo doon sa watusi, uusok yan talaga. Ah, imagine mo, isubo ng bata yan. Okay. Eh, yung bituka ng tao, eh, may asido yan eh. Ah, puputok yan sa sikmura at maaaring ikamatay ng biktima. Kaya paalala natin na doon sa ating mga ina, na huwag kayong payagan na bumili ang inyong mga anak ng watusi. At deadly yan. Yes. At saka meron pang isa, yung piccolo. Piccolo. Nako. Maraming na aksidente sa piccolo. Siyempre, yung mga malalakas ng paputok, huwag na tayo. Dapat iba na ito, total ban na yan eh. Yung mga mga firecrackers na yan, hindi natin kailangan yan. Yeah? Yes, kahit na pinagbawal po yan, pero nakakalusod pa rin yung iba. No? Gibawal na lang sa itong kagamhanan mga kaigsunan. Pero nakapamay, nakalusod, naampun ka, nalagyabon, maligya ang itong mga... unsa ni mga kababayan po nato na dablin-dablin-dablin, suruy-suruy ka, labi na karong hapit na dyan mag-Pasko, hapit na mag-New Year mga kaigsunan, na makapalit na lang kaya po nung bamaligya din sa gawas. Ambot nga nung gibawal naman na hintaon ng pagkanang mga rebentador, pero naalang kaya po na maligya. Una, kita po doon yung mamaligya, mamalit kaya po tabi sa sayo naman ta, kita na tag-TV, nakakita na ta sa nakadungog na tag-radyo, o kita mismo nakita na to. Ang atong mga silingan, ang atong mga kababayan din, ang nabuthan ba? Ilabi na agad yung mga hubog-hubog, nag-gunid-gunid yung triangle. O niya, nagkaunog malagkit, pastilan. De, pag ilabay na ng butilya, o niya, gunitan ang kwan, ang rebentador, putol ang kamot mga kaigsunan. Ang uban po, kaya di man, nagagunit man ako, nagkaunog man ako, kining katong ingon ako, kining ng malagkit. Wala, madala. Diba? Wala madala kay itapunta niya. Di man, pilit man siyang kamot. So, ang hitabo, boom, putol ang kamot mga kaigsuna na bagong tuig. Bagong tuig. So, wala na sa kamot noon. So, kinahalan sa may atong mga, i-appeal na sa atong New Year's Resolution, matod pa nila ba? I-appeal na sa New Year's Resolution na ito nga, dili na da magpaputok. Dili na ta magpabutuan ng mga rebentador. Matod pa gani din Dos Catasans, Manila, ug na aganer charter change, naapoy character change, di ba? Bag-uhon po natin mga kaigsunan ang atong panginabuhi, ang atong pag-uugali, matod ba sa Tagalog, arong kinahanan, sa una gani, huwag kita palahubog. O kita'y pirmi na magsigarilyo, hunungo na nato pagsigarilyo, hunungo na nato paghubog-hubog na. Mungin ang manginatag gamay, pero gamay lang po. Dili kay nga mahubog dyan, hantor nga mawala na ang kining huna-una ba, di ba? So, mauna mga kaigsunan, kinahanlan nga kita, magmatungutag ng unay kay delikado kay ng pabuto pa lang dito, mabuto ganin ang mga kaigsunan. Ala, basta kay mabungkag ang tanan, di ba? Ay, kinsa mo nung kaluluoy, mga ganin kay, bisa pag nagantagwarda, bisa pag datuta mga kaigsunan, o wala na ganin tayo kamot, o ang uban niya, buyag, simbakulang yung taon, hantod, mabulag, maigo sa mata, ang ubang mga bata yung taon, magkakaunog ka ng pulbura sa rebentador, ibalo ka ng mga watusi, musulod ganin na sa tiyan sa bata, tiyan sa bisag-bisag, sa tagulang, mubuto na sulod, pastilan, mura na ganang nakainom sila, o kanabitong kuhan sa baterya, unsa na kining battery solution unya kan una ang tiyan na to pastila na magkagisig-gisig na atong tiyan. So mao ka na mga kaigsunan ang among mura kining unsa na mura kining pahinumdum na mo sa atong mga silingan kay kita lagi nagmahalta sa atong pamilya, nagmahalta sa atong mga kauban niya, sa atong pamilya. So, gamay nga advice po para sa inyo ang mga kaigsunan. Huwag diha sa EPL, dagahan kayo na minaw sa tuwa karong adlawa. Pirmi ginan sila maminaw. Labi na yun dyan sa mga despayaw. Adias tumanan silang Jenny, mayong hapon kaninyong tanan diyan sa tumanan o labi na ang mga silingan na doon sa Roque. Diyan sa Lumantik, mga Jimlanes family, maayong hapon kaninyong tanan o ang atong halang doon nga mayor diyan sa Payaw.
Ameo Joe para Mendoza, kumusta na rin panahon nga mo bisita ko diha og interview po ko gamay, ha mayor, interview to his good down sa mga plano nato diha, ha og okay ba ang atong panginabuhi sa atong mga kababayan nato diha sa payaw. So mga kaigsunan, kinilaging duol na ang Christmas, duol na ang New Year. Among balik-balik ang mga kaigsunan, kinahalan kining mga rebentador. Ayaw na ninyo, kaya na mo gamalin na ng rebentador. Oy, kay katong miaging panahon, miaging tuig, daghang kayong naangulana, daghang kayong naputlan o kamot. Ang uban na buta, ang uban kining kamot nga upat kabuka ng itong tudlo no, naputol na, naigol sa plapla, naigol sa kining 5-star, kusog gaya ng mabutong ng 5-star bitawin noong mga kaigsunan, di ba? Mas maayang pang buhanto na to kanang kuatag mga kaldero, trotot ba, umsab niya, aron sabag-sabag gamay ba? Paguman na ay salusalo na pagkaon, aron simple lang god, dili kay magpaingon sila nga patos sa incheck nga sila man ay una-una nagpabuto, di ba? Sila man ay una nagkuhanan ng rebentador, nagpasimugno, nagpasiamog na ng rebentador, mga Chino daw, madal pa nila kaya ipamugaw daw o kuhanan, rumalayo ng mga Satanas. Muduol man in town, di ba? Muduol man in town, nagsindinay mo, ala, sige, pabuto mo, pabuto mo diha. Naunsa man, nabutuhan ng kamot, ta? Nawa na, nadi pingkaw na, bulag pa, unya, naputol pang kamot. So, mao ka na mga kaigsunan, daw 15 minutos na lang sa dili mamabot ang alas 3 sa kahaponon. Din hilang gyapon mo na minaw sa atong tulumanon ang Radio Mindanao. Din sa kinaham nga stasyon, atong paborito, ang RPND Triple X. Okay. Ay nako mga kabiga. Grabe, no? Ito yung mga balita. At samantala, yung ating kapulisan, mga kaibigan, aba, good news to para sa mga lespo natin. At sabi ni Kuya Bato de la Rosa ay hindi na lalagyan ng masking tape yung muscle ng kanilang mga baril. Dahil alam niyo naman, ako hindi ako talaga ano din eh, hindi lang pulis, pati mga sundalo. Ay, ako hindi ako pabor doon dahil kahit takpan mo ng masking tape niyan, pipirmahan ng CO mo. Ay, kung meron ka ibang baril, yeah, pwede mo naman iputok. Ang importante dito yung disiplina. Dahil alam nyo mga kaibigan, yung ligaw na bala, deadly yan. Once na ipinutok mo sa hangin yan, sa taas, mas matindi yung bagsak niyan dahil yung pull of gravity. Pangalawa, hindi mo alam kung sinong tatamaan niyan. Buti sana kung pagpaputok mo, sa'yo rin babagsak yung bala. kaya sabi ng kaya wala nang bubusalang mga baril. At ito naman ang paninindigan mga kaibigan ng pamunuan ng Philippine National Police. Na kung sa mga nakalipas na mga holiday season ay binubusalan ang mga baril. Pero ngayon hindi na to gagawin for the first time. At ito ay according ayon kay PNP spokesman Senior Superintendent Leonardo Carlos. Sinabi ni Carlos sa Radyo Mindanao na aprobado mismo mga kaibigan ni Kuya Bato de la Rosa ang nasabing hakbang kaya wala nang makikitang service firearm na may masking tape sa dulo. Ang hakbang na ito ayon kay Kuya Bato de la Rosa ay talagang ipatutupad at kumpiyansang pawang mga disiplinado na ang ating mga lespo at ganoon din ang mga militar na hindi na magpapaputok ng kanilang mga baril bilang pag-welcome sa bagong taon at kapaskuhan. Matatandaan sa tuwing holiday season, lalo na sa mga pagsalubong ng bagong taon, ay siniselyuhan ang mga dulo ng baril ng ating mga kapulisan at sundalo. Kaya giit ni Kuya Bato ba? Talagang disiplinado na ang aking mga pulis dahil dumating na ang pagbabago. Ay, tama yan. Change is here. Yung isang palatandaan lang talaga na may tiwala na ang ating pamunuan ng FPNP at ng militar na talagang naniniwala sila, disiplinado, di ba? Okay, so tayo siguro naman ay ikangang
kaysa mamoy buang-buang maghibalo na bayan na sila nga ang magpabuto, ma-discharge na sila. O niya, mawa na yung trabaho, di ba? Hibalo na bayan na sila. Pero, buwan po na yung mga salawa yun. Pero, kinahala na nanaytiwala ang atong nanaytiwala sa atong PNP o ang militar natin. Di na dyan na sila magpulubisag. Wala na isil lang ka ng ilang pusil. Dapat diba? Talaga ganyan. Dapat lang diba? Hindi naman kasi hindi ko maubos isipin at bakit kailangan natin magpaputok? Yeah? Lalo na bala ang lumilipad sa baril. Mula sa baril mo, isang basyo ng tingga yan. Ha? Copper jacket yan eh. Yan na kaya. Huh? Ang lakas, kung anong lakas ng bilis na doble pa, pagbaba niyan. Baba yan, bulusok ng katakotahin mabilis pa. Oh, diba? So, yan ang pinapakiusap natin. Huwag tayong magpapaputok ng ating mga baril. Unang-una, bawal yan. Kasi yung mere pagpapaputok mo, that is against the law at indiscriminate firing yan. Second, pag ikaw ay nakapatay dahil sa ligaw na bala, matitrace sa'yo yan dahil talagang susuriin yan ng ballistic ng ating crime laboratory. Yes, hindi lang military at police ang ating kinakausap ngayon. Pati yung mga civilian. Mayroong baril sa kanilang mga dahanan. May mga civilian doon tayo dyan na may mga lisensya po ang kanilang mga baril. O yung iba naman, mayroong dyan na paltik dyan. O ano ba dyan? Ipapudok na, huwag na. Pero huwag na kayong magpapudok. Pukpukin nyo na lamang ng kutsara yung mga kaldero. Di ba? O kaya patugtugin nyo yung yung stereo ninyo. Patugtog kayo ng Telmama ni Saboy Brown. lakasan nyo. O kaya pag wala naman kayong stereo, wala kayong mga kaldero, kawali, mapupukpok, aba tawagin ninyo yung binan ninyo, galitin ninyo at magsisigaw yan. Agsisigaw yan, maingay. O kaya sabihin ninyo sa asawa nyo na ubos yung sweldo nyo sa barkada. O di maingay na bunganga nyo. wala na tayong basahin mo natin yung ating mga sponsors, mga kaibigan. Kung nais ninyong lalo na ngayong Kapaskuhan at New Year, kung nais ninyong mag-celebrate privately o kaya together with your friends, barkada, reunion, baptismal, weddings, anniversaries or whatever, maaari kayong pumunta sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. 10 minuto lamang yan from Davao City. Sakay kayo ng water taxi sa Sasa sa Davao City in 10 minutes. Nandiyan dyan na kayo sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Maaari kayong magpabook. Napakamura, world class quality. Yung amenities napakaganda. At awarded to ng Department of Tourism. So maaari nyo silang tawagan sa telephone number 082-284-2000. Ulitin natin, i-save nyo sa inyong mga cellphone number 082-284-2000. O kaya ay i-text ninyo kung meron kayong mga unlicol, unlatext. Ito ang kalalang cellphone number 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin, 0998-967-8001 up to 8005. O kaya bisitahin yung website nila, bluejazz.net. Ulitin natin, bluejazz.net. Ang the best sa Samal Island, Blue Jazz Beach Resort and Water Park. At syempre, kung doon sa mahilig magluto at gustong matuto professionally, kung gusto nyo maging chef o kaya may plano kayo magtayo ng restaurant o kaya cafe, bakery, maaari kayo mag-enroll. Ongoing yung enrollment ngayon every day, every week, every month, every year. Diyan sa Center for Asian Culinary Studies. Sa Davao City pa rin yan, mga kaibigan. Na kung saan ay malakas na malakas ang Radyo Mindanao. Maaari kayong tumawag sa kanilang telephone number 082-282-8373. Ulitin natin, 082-282-8373. Center for Asian Culinary Studies. So, yung mga nag-aaral ng HRM, mag-shift na kayo at mag-enroll na kayo dyan sa Center for Asian Culinary Studies at sigurado pagkatapos nyo dyan, license kayo, chef ang tawag sa inyo. Hands-on yan eh. Kaya wala nang iba, kundi ang Center for Asian Culinary Studies, maaari nyong hanapin sa Facebook, Center for Asian Culinary Studies.
Okay, mga kagsunan, sa dili pa na manamulit na ayla ko ay pahinom doon sa atong mga tigpaminaw. Karong lawa, madod pa sa akong kamahan, mga kagsunan. Duha lang ang klase sa tao din sa kalibutan, ang manghatag o ang mudawat. Ang mudawat, makakaog maayo. Ang muhatag, makatulog o maayo. Kamuray, balong, ang musabudana, mga kaigsunan, ang sabuti pa sabudana, madod pa sa English. Oh, basta dirita, sige lang ka dawat. Dawat lang dawat, 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 dawat. Okay. Hangtod sa sunod na buod, mga kaigsunan, dagang salamat sa inyong pagpaminaw, makabibihag ang kahaponon. Kinilang gihapon ang inyong igsoon, si Abdel Disa, maayong hapon, o we love you. Ito niyo, Abdel Disa. Ang pangalan niyan, Abelardo talaga. Ah, kunyari, paganda pa, Abdel. Pero Abelardo yan, mga kabiga. Bueno, mga kabiga, wala na tayong oras. At naubos na naman ang isang oras sa walang katuturan, nadaldalan, opinion, komentaryo. Dito lamang sa paborito ninyong Radyo Mindanao sa Radio Philippines Network, RPN, dito pala sa Mwanga. At yung partner natin, CNN Philippines at DWIZ sa Maynila. Ito po niya, Balinggod. Alasinto, nagsasabing ingat po tayong lahat at maulan mamaya. I love you, mama. Chup-chup.